sigaw. Magandang araw mga Novo Ecijano at syempre ako pa rin po ang inyong makakasama, Shane Tolentino, ang inyong kaibigan dito sa TV48. At ngayong araw po na ito ay makakasama po natin si Sir Christopher Caranda, ang Partnership Officer ng DSWD Nueva Ecija, para liwanagin po para sa atin itong educational cash assistance na mula po sa DSWD. At ipasok na nga po natin, Sir Christopher, magandang araw po sa inyo. Yes, magandang umaga po ulit sa ating mga kababayan at sa mga tagapanood po at tagapakinig ng NETV 48. Yes, Sir Christopher, ito po ay mainit po na usapin pa, no? So, tanong lang po namin, ano po ba itong cash assistance na ibibigay po ninyo sa mga estudyante mula po sa DSWD? Oh, no. Actually, ito yung in-announce o ikaka-announce-announce lang ni Secretary Tulfo sa kanyang Facebook page at sa FB page ng DSWD Central Office. Actually, ito na yung dati pa naming assistance na ipinamimigay, yung tinatawag po naming AIX, no? O yung Assistance to Individuals to Crisis Situations, na kung saan nagbibigay po tayo ng mga financial assistance para po sa mga kababayan po natin na as the program said, yun po yung assistance to individuals nga po in crisis situation, ano? So, meron po kasing mga iba't ibang klase ng assistance yan. Meron po tayong burial assistance, medical assistance, at ito nga po, yung senior ni Secretary Tulfo, yung pamamahagi po ng educational assistance. So, dati na po yan na ginagawa natin dito po sa Department of Social Welfare and Development. Okay po. So, paano po ba yung proseso ng pag-apply po dito sa educational cash assistance ng DSWD? Yes, for the educational assistance, dahil binanggit ito ni Secretary Tulfo, no? So talagang medyo nag-ano yung ating mga kababayan, ano? Kung paano ba yung pag-apply dito at yung proseso. But basically po, ano, kailangan lang po nila, as Secretary Tulfo said na rin po dun sa kanyang video, sa kanyang na-post na video dun last time around, kinakailangan po na ang estudyante ay siyempre in crisis situation, ayun talagang kinakailangan po nila yung kanilang assistance na yon, para sa ganun ay mag-push through po, may pagpatuloy po nila yung kanilang pag-aaral for this upcoming school year. Now, when it comes naman po sa pinaka-proseso, ito po ay i-apply sa amin pong DSWD Provincial Extension Office na matatagpuan po sa Mabini Extension sa Cabanatuan City po, no? Liwanagin lang po natin sa ating mga kababayan, kasi medyo may mga ano bang tawag doon? May mga ano po kasi ang ating mga local social welfare and development officers, mga MSWDO, CSWDO, na sila po ay dinadagsagan daw po ng mga katanungan ng mga kliyente, pumupunta po mismo sa mga opisina nila asking for the said assistance, ano. Liwanagin lang po natin ngayon na hindi po or wala pa po sa kanila ang level yung ganun po, no, dahil ito po ay direktiba lang mismo ni Secretary Tulfo at ito po ay nag-a-apply lamang sa amin po sa mga DSWD offices, regional offices, and extension offices like dito po sa Nueva Ecija. Ibig sabihin po nun, ang maaari lang po munang tumanggap ng mga aplikasyon para po dito sa sinasabing educational assistance na ito ay kami po, dito po sa DSWD Nueva Ecija Provincial Extension Office, dito po sa Mabini Extension, Cabanatuan City. Okay po. So, paano po yung paraan ng pag-a-apply? Pwede ba yung walk-in o mag-i-email po ba sila, Sir Christopher? Yes. Yung process naman ng application natin dito, no, pwede pong mag-walk-in ang ating mga kababayan. Pero panawagan lang po natin na kasi talaga pong actually dinagsa. No? Actually, as I talk right now, medyo may itong mga conversations po kami sa aming GC,
And actually, nagaganap din po ngayon, medyo nag-strategize po yung aming regional office on what to do and how to go about this po, no? Dahil medyo talagang, yun nga, mabenta, tinagsa po talaga, no? So, panawagan na lang din po namin sa aming mga kababayan, kung medyo nakita nating madaming tao, no? May chance naman po kayo sa ibang araw na magpasa. Ano, rest assured naman po na pag pinasa nyo po ang inyong mga requirements sa aming opisina po sa Mabing Extension, ito po ay bibigyan namin ng pansin at ipaprocess po namin ito. No? So, yun po, no, ang pagdadaanan. Pwede pong i-walk in, no? Pero again, panawagan lang po. Dahil sa pandemic pa rin po tayo ngayon, ano, yun nga, kung nakita na nating siksikan or whatsoever, kung kaya naman pong balikan or ipagpamamaya, ipagpabukas, pwede naman pong ganun, ano? Kasi bukas naman po ang ating tanggapan, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So, ibig po sabihin, ito po ang sinabi ni Secretary Tulfo doon po sa video na binabanggit din po ninyo kanina. So, ito po ay magsisimula bukas. At kailan po ang, ano, bukas po hanggang? Yung binabanggit kasi ni Secretary Tulfo na every Saturday, ito po yung payout schedules, ano. Initially, ito po ay in-announce niya para lang po sa central office transactions. Kung ihimayin po natin yung sinabi ni Secretary Tulfo doon sa kanyang video, no. Pero ito nga po, as I have learned lang kanina, during the meetings po, no, na isinagawa kahapon hanggang ngayon po, ano, applicable na rin po pala ito sa ibang mga lugar, including our province of Nueva Ecija, no. So yung binabanggit po na Saturday, yun po ay payout schedule mismo, no. Kung may mag-walk in po ng mga oras na iyon, maaari din po, pero we do expect na yun nga, madaming tao, no? So, and as I have read din po kanina, ito po ay magiging first come, first serve basis, ano? So, yun po yung para po parang may outright cash assistance po na ibibigay doon sa activity na gagawin po ng Sabado. Bukas po yan. So, ibig sabihin po, pwede po kayong tumanggap ng aplikasyon ng mga estudyante na qualify po dito sa Educational Cash Assistance every Monday to Friday? Yes, that's correct, Ms. Jane. Ano? Monday to Friday, tatanggap din po tayo ng mga aplikasyon for cash assistance. And then, ang Sabado pong binabanggit, yun po yung payout schedule of the Educational Assistance. Pero fluid po ang situation, Ms. Jane. Ano? Don't really take my word for it for the meantime because fluid po, no? Hanggang ngayon po kasi nag-strategize pa rin po talaga ang ating mga nasa management po, no? Especially in the regional office kung how to go about this one. Pero rest assured po sa ating mga kababayan, pag ipinasa nyo po yung inyong mga applications, ito po ibibigyang pansin at ipoproseso po ng ating opisina. Okay po. So, ibig sabihin, yung magpapasa ng Monday to Friday po, ang payout, detect nyo na lang po sila for sure na para doon sa payout nila every Saturday po yung binabanggit po ni Secretary Tulfo sa video po na yon. Tama po ako doon? Yes, that's right, Ms. Jane. Ganun po ang magiging proseso natin, ganun po ang pagdadaanan. Tama yung sinabi mo, Ms. Jane, ano? Antayin po nila yung mensahe ng aming staff, text message. And yun po, text message because kasi yung iba automatic kumukunta. So, importante, may text message po, ano, na matatanggap yung ating mga kliyenteng nagpasa ng Monday to Friday. Opo. Doon sa post po namin, may nagtatanong po doon, pwede ba sila mag-apply o magpasa po ng mga requirements through email? Yung through email po kasi na nabanggit din ni Secretary Tulfo, yun po ay applicable sa Central Office Applications dahil dumediretso po yun sa CIU email sa mismong pong Central Office. Pero kung sakali man po na magpasa na sila doon, o may mga kababayan tayo na napanood yung video ni Secretary Tulfo at nag-email dun sa email na ibinigay dun sa video, rinirefer din naman po sa amin yan. So, pumupunta rin po sa amin kung saan pong lugar yung nagpasa ng email.
po. So ano-ano po yung mga requirements na ipapasa o dadalin po ng mga estudyante na magwa-walk-in po dyan sa DSWD Nueva Ecija na matatagpuan po sa Mabini Extension, Kabarotuan City? Yes, as for the requirements po, no, just ensure na bukod po dun sa binanggit na rin ni Secretary Tulfo na yung enrollment certificate or registration form sa eskwelahan, meron din pong yung valid ID po ng mismong estudyante. Now, rinirequire din po namin na kumuha po sila o i-secure po ng mga maglalakad ng tulong yung kanila pong Certificate of Indigency na manggagaling po sa barangay. Ito po ay applicable sa lahat po ng maglalakad mismo ng tulong. So kung bata po, elementary or high school pa lang po yung estudyante, required po ng kukuha po or magpa-process po ng aplikasyon para po doon sa bata ay yung kanyang magulang o yung kanyang guardian. Sa kanya po nakapangalan yung Certificate of Indigency. Sa mga college naman po, pwedeng sila na mismo, make sure lang na sa kanila din nakapangalan yung Certificate of Indigency. So yun po, no? Certificate of Indigency, school ID po ng estudyante, and yung enrollment form, certificate, or registration form po ng bata. Tapos po, para naman din po dun sa mga guardians pala, tsaka parents, kailangan din po yung valid ID. Okay po. Ito po bang high school? Kasama na rin dito ang senior high school. Tama po, ano? Yes, yes, Miss Jane. Kasama ang senior high school, junior high school. Ayan, nakabracket po siya. Ayan, okay, elementary, po. Junior high school, senior high school, and college. Okay, follow-up question sa ID. Dahil nagka-pandemic, nag-online lang, di ba? Online classes. So yung ID nila, yung mga nag-grade 6, graduate ng grade 6, wala pa silang ID nitong high school. So okay lang ba na i-representa yung ID ng grade 6? Kasi ito yung latest ID, school ID nila, Sir Christer? Mas mainam po, Ma'am Shane, kung ang ipipresent po nila kung saan school po sila ngayon. Kung wala pa pong ini-issue ng ID ulit, wala pang awak ng ID yung bata, isa-certify po ng school na siya po ay estudyante doon. So yun po. So, pwedeng kukuha na lang sila ng certification na sila nag-aaral, aside from the yes, certificate po. Of enrollment. Yes po. At indicate din po nila doon na wala pa po talaga yung issuance ng ID. Opo. So, yun, malinaw tayo doon sa mga makakapanood na to, no? Mga kaibigan. Pero, sino-sino po ba, Sir Christer, yung po pwedeng mag-apply na estudyante? Siyempre, sabi nyo nga po kanina, yung mga estudyante na nakakaranas po ng crisis. So, ano-ano po ba yung mga qualifications nyo po dyan? Actually, again, as said by Secretary Tulfo doon sa kanyang video, medyo enumerate siya doon, ano, hindi ko na po matandaan isa-isa. But then again, generally speaking, like you said, Ma'am Shane, yun, yung mga students in crisis, yung mga talagang nahihirapan magpa-enroll o yung namoproblema sa kahit yung simpleng pambaon o yung pang-load nila dahil yung iba naka-blended learning pa din. So yung mga tipong ganun po, no? Ang enumerate ni Secretary Tulfo doon na as far as I could remember, yung mga nabiktima ng sunog, yung may biktima ng alamidad, yung mga anak po ng ating mga uring magsasaka, and then yung mga anak din po ng mga solo parent, yung mga anak po ng mga na-traffic na OFW, mga ganun din po, no? And also yung mga, syempre yung mga indigent population natin, yung mga normal indigent natin na talagang yung ultimo pinangkapangkain nila talagang nahihirapan sila. So yun po yung kinikater natin. How about ito question? Ang dami na itong nagtatanong. Paano po, qualified din po ba yung mga miyembro na ng 4Ps na may mga anak po na nasa elementarya, high school, college? Ayan, thank you so much for that question, Ma'am Shane. Ano, actually, napakaganda po nung question because yung nakarang discussion natin tungkol sa 4Ps, ano, and nalaman po natin doon na may benefits na po yung mga anak ng 4Ps na elementary and high school, ano. So with that in mind po, ano, wala pong staggered or wala pong strict na prohibition, no, si Secretary Tulfo na binanggit tungkol sa 4Ps. Pero as
as principal po, no, na dahil sila po ay nakakatanggap na nung kanilang mga high school and elementary grants, hindi po sila priority, no, sa magiging pagbibigay ng educational assistance. However, kung may mga college students po, yung mga anak ng 40s o yung mga anak ng 40s po, no, may college students po sa kanila, yun po, hindi po sila na mag-apply and equal po ang pagtrato sa lahat. So, sa mga college students po, ito, na miyembro po ng 4PIS. So, pwede naman po pala kayong pumunta doon. Basta po kayo ay kolehiyo, mga kaibigan. And iniisa-isa natin yung detalye dahil ito po ang dapat na malaman po ng ating mga kababayan. Paano naman, sir? For example, nasa ibang lugar ang estudyante. Pwede ba silang mag-apply po? Taga na mapa-SIA sila, ha? Pwede ba silang mag-apply po sa ibang branch o ibang offices po ng DSWD? Ayan, magandang tanong din, Ma'am Shane. Ano? At na-encounter din natin yan, no? So, para po sa mga ganyang kaso na may, halimbawa, yung anak nila nag-aaral sa ibang lugar, no? Kung meron po silang maipapakitang ID na naka-address po doon sa lugar na, halimbawa, nasa Baguio sila o Manila, kung may ID po sila na merong Manila, valid ID po na may pe-present, pwede pong doon na. No? Pero kung wala po, at talagang kailangan po yung assistance, ano, pwede naman po na yung taga dito, yung mag-apply, isupply lang po nung nag-aaral lang sa ibang lugar yung mga requirements para po maipasa dito. Kailangan ng authorization letter coming from the student? Hindi na. As long na yung maglalakad po ng tulong ay yung kanyang kaanak, nanay niya, tatay niya, guardian. Okay. So, malinaw din po tayo doon. So, magkano po ba, sir, ang matatanggap na cash assistance ng bawat estudyante po? Ayan, for the amount of assistance po, ano, binanggit na rin po ni Secretary Tulfo sa kanyang video na yun po, no, may, kaya po nakabracket yan dahil yun po yung magiging amount ng assistance. 1,000 for elementary, 2,000 for high school, junior, senior, 3,000, 4,000 po yung mga college and vocational, ano. Pero ang in mind lang po, ito po ay may dalawang bagay lang po. Una po, yung binanggit ni Secretary Tool po, mga minimum amounts po yun. Ano? So, ibig sabihin, may pwede pong, basta bracket po siya. No? Nag-uumpisa sa ganung amount once na na-meet mo yung bracket na yun. Ano? Pero minimum po siya. And then, pangalawang bagay po doon, yung mga amounts na po na yun ay depende po yung mga amounts na igagrant po sa ating mga beneficiaries, sa ating mga clients, no? Ay depende po sa magiging assessment po ng amin po mga SWOTU o yung mga social workers po namin mag-a-assess po sa kalagayan po nung client. So depende pa po yun dun sa interview na magaganap. Hindi po siya fixed na, for example, yung binabanggit ni Secretary Tulfo na for elementary is 1,000 pesos, high school is 2,000. So maaari pong bumaba o tumaas? Yun na po yung minimum amount yung binanggit ng Secretary Tulfo, pero depending sa assessment ng ating pong mga social workers, may chance po yan na tumaas or depende rin po sa assessment ng ating mga social worker, hindi rin po natin may papangako na pag naipasa po ay meron. Yun po. So may interview pa, hindi basta-basta. Siyempre, sasalain pa rin para doon sa kapaki-pakinabang o kung sino talaga yung nangangailangan nitong tulong pinansyal pagdating sa edukasyon. Pero sir, may datos po ba tayo kung ilan po ng mga estudyante na Novo Ecijano ang mabebenepisyuhan under this program po ng DSWD? Sa ngayon kasi, Ms. Jane, wala tayong staggered na data, wala tayong fix, no? Kasi kakaano lang din ito dahil last time around ni Secretary Tulfo. So medyo ano ba yung term, nag-scramble din kami sa ano. Pero despite that, ano, may binaba pong initial fund na 5 million pesos for the province of Nueva Ecija, which shall be paid out po, no? Initial lang po yun.
para po ma-satisfy po yung, I believe, yung unang payout na magaganap po bukas po yata. So, paano po, sir, yung bali distribution nitong payout po ninyo? Yan po, ay magaganap mismo sa aming tanggapan sa DSWD Nueva Ecija Provincial Extension Office. Mismong cash na po bibigay na sa kanila nung araw na yun, tama po eh. Kasi payout nga, di ba? Oo. So, cash na nila. Kasi usually, meron din mga nakacheque. So, cash po na ninyo ma... kukuha itong assistance po from DSWD. So, ito po ang question din, Sir Krister, no? Kung ang isang estudyante ay, yun, nabanggit na po niya yun, kung ang isang estudyante wala dito sa Nueva Ecija, pwede pong ang kaanak na nito ang mag-ayos, basta related talaga po dito sa mag-aayos po dito sa cash assistance ng DSWD. How about po pagka po ang anak po ay ano, ang estudyante, OFW po yung kanyang magulang, pwede pa rin po ba itong mag-apply? Hindi, yes po, hindi po natin sila pinipigilang mag-apply, but then again, at the end of the day po, as I have said po kanina, ito po ay depende po sa assessment ng ating social worker, yung kanila pong magiging pagtanggap ng application at kung sakali mang sila po ay makakatanggap, kung magkano po yung matatanggap. And even pati po sa mga private school, free naman din po sila mag-apply? Yes po. Okay. So, ilang pamilya ang kinakailangan na mag-apply? Ilan? Ilang estudyante? Ilan sa pamilya? Ang ilang, yes. Tama. Ilan? Okay, sa as far kung ilan ano, as Secretary Tulfo said din dun sa kanyang video, hanggang tatlo daw po yung maaari pong mag-apply. Ano? Pero kami po, ang pagtingin po namin dyan dito sa DSWD Provincial Extension Office Nueva Ecija, dahil although 5 million po yan, hindi pa rin po ganun kalaki yung 5 million. Ano? So titignan po natin kung paano tayo magiging efficient po sa pamamahagi ng educational assistance na po na yan. Ano? But then again, technically, as Secretary Tulfo said, hanggang tatlo daw po ang maaaring i-apply. Pero sir, may data ba kayo? Sinabi rin po from the office kung sino po yung hindi pwede na makapag-apply dito po sa Educational Cash Assistance ng DSWD? So far, wala tayong ganung ano. Wala naman prohibition na ipinigay. Walang ganun po ano. Except, hindi ko masasabing prohibition eh. Kasi wala rin in-announce sa secretary. Pero yun lang, yung aming stand-on, especially for the Corpus beneficiaries, kung high school or elementary, dahil po nakakatanggap na po sila ng grants nila for the studies po ng kanilang mga anak sa elementary at high school, ay hindi po sila masyadong ipaprioritize. Okay po. So, any message, Sir Krister, o paalala sa mga magulang at estudyante po na mag-a-apply po under this program po ng DSWD. Go ahead po. Ayan po, no? Dun po sa mga mag-a-apply, first of all, para po hindi rin po tayo maabala, siguraduhin po na kumpleto yung ating pong mga magiging requirements once na pumunta po tayo sa ating opisina, sa aming tanggapan po sa Mabini Extension in Cabanatuan City po, no? Para po smooth sailing lang po yung magiging proseso ng lahat ng mag-a-apply, no? So again, ang requirements po ay yung school ID ng bata at yung certificate of enrollment, registration form, and kung may maglalakad po ng tulong, kailangan po nung certificate of indigency and yung valid ID rin po mismo nung maglalakad nung tulong. So, make sure lang din po na panatilihin po natin ang iba yung pag-iingat dahil may pandemic pa rin po tayo sa mga panahong ito. And also, panawagan na lang din po, no, sa ating mga kababayan, especially in the localities, ano, lalo sa mga malalayo, naintindihan po namin na malalayo po yung lugar ninyo, lalo yung mga hindi malapit dito sa Cabanatuan o doon sa Cabanatuan.
na ano po, no? Na medyo, although karapatan naman po magtanong, no? Pero pakinggan po natin yung mga sinasabi ng ating mga local social welfare and development officers. Na pag sinabi po nila na hindi po doon, paano na po natin, paniwalaan po natin na hindi po doon. Kasi po talagang yun din po ang medyo challenge sa mga LSWDOs natin na talagang sila daw po yung binubuliklik ng mga kababayan nila doon regarding this. Ano? Hindi naman po natin masisi yung mga kababayan natin. Pero then again, pakinggan lang din po natin yung ating mga LSWDOs. And on that matter din, kasi yung mga LSWDOs, nagbibigay din naman talaga sila ng rights. Pero not this yung binanggit ni Secretary Tulfo na yung educational assistance na so far mag-a-apply lang dito po sa ating LSWD mismo. No? Pero once na may guidance po na bumaba sa mga LSWDO natin na dapat sila din ay magbigay, dapat sila ay kahit paano mag-augment din dito, ay sila naman po ay bukas palad lagi na tumulong sa DSW Provincial Extension Office. Pero sa ngayon po, yun po yung kanilang panawagan at ini-echo ko lang din po na ini-echo ko lang din po yung kanilang sentiment na yun nga, medyo hinay-hinay po sa pag sa ating mga LSWDs na medyo naging hectic din po sa kanila itong huling mga dalawang araw po. Opo, kasi biglaan din po ito. So, hindi rin natin masisisi sa hirap po ng buhay. At ang ilan po, pasokan na sa August 22, ang ilan po ay wala pa pong mga gamit pagdating po sa eskwela. So, kaya doon sa pagpo-posting po namin, maintindihan at maunawaan po natin ang ating mga kababayan dahil nakulang po talaga pagdating sa financial. Pero any contact number, Sir Christopher, para po sa paglilinaw, kung meron pang paglilinaw dito po sa interview po na ating ginawa po ngayon, meron po ba kayong numero na po pwede pong ibigay po sa ating mga manonood? Okay, Ma'am Shane. Yung ano na lang po, no? Kasi yung landline namin sa opisina medyo nagma-malfunction po, no? But para po sa mga online concerns na lang, lahat naman po ay nag-Facebook, ano? Search nyo lang po yung DSWD3 Central Luzon. No? So kung may mga questions po and inquiries, especially regarding this development po, no? Sa cash assistance for education, ay maaari po kayong magtanong doon, no? And sumangguni lamang po tayo sa mga official sources kasi yun nga rin, ang dami po talaga nagsusulputan, ano, na kaya nakakadagdag po sa kalituhan. For official information po regarding po this program and the other programs po ng atin pong ahensya, punta nyo lang po yung DSWD3, ang 3 po yung Roman numeral 3, and then Central Luzon. O kaya isearch nyo lang po at DSWDFO3 sa Facebook. Okay, so maraming salamat Sir Christopher Carandang from DSWD Nueva Ecija. At syempre hindi pa rin ito ang pangalawang beses na natin na-interview si Sir Christopher sa mga programa. Ang dami kasing programa rin, ayuda para sa ating mga kababayan. At syempre, magkita po tayo muli sa mga susunod po na mga interview po from DSWD. E muli po, ako po si Shane Tolentino. Maraming salamat. Unang sigaw. Papasok